Magandang umaga, mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Andres. Siya ay kapatid ni San Pedro, kapwa mga mangingisda. At sa pahayag na mabuting balita ngayon, ang sabi ni Jesus mula sa kanyang pagtawag sa magkapatid na ito at sa magkapatid rin na Santiago at Juan, sila ay mula sa pagiging mangingisda, literal, sila'y mamamalakaya na at mangingisda ng mga tao. Bagamat si San Pedro ay naging pinuno, parang itong kanyang kapatid na si Andres ay hindi masyadong nababanggit sa maraming pagkakataon. Pero sa Ebanghelyo ni San Juan, maraming beses siyang nabanggit doon sa Ebanghelyong ito. Kung sa bagay, ang magkapatid na ito ay mga disipulo, mga tagasunod ni San Juan Bautista bago pa sila tinawag ni Jesus at sumunod rin naman kay Jesus. Pero si San Andres ay isang apostol ni Jesus na talagang nagpapatotoo na siya'y nagiging mamalakaya ng mga tao, sapagkat palagi sa Ebanghelyo ni San Juan nababanggit siyang meron siyang mga dinadala palaging tao kay Jesus, either na may sakit o may mga kinakailangan upang makapakinig ng mabuting balita. Pero true to his being an apostle, palaging meron siyang dinadalang mga tao kay Jesus. At ang mga taong ito, nagiging tagasunod din naman si Jesus. Sa may mahabang kasaysayan, mga kapatid, ng parokyang ito, San Pablo ng Cruz, yung mga nauna sa aming mga pari, lalo na yung mga passionist noong araw, ay tumawag din ng mga tao dahil sila'y nakadingig ng pagtawag mula kay Jesus. Ang naging bukasyon nila ay tumawag din ng tumawag ng mga tao na dadalhin kay Jesus. At ang suksesyo ng mga pari na napupunta dito sa parokya ay ganun lang din naman ang ginagawa. Ipinagpapatuloy yung sinimulan dahil nakadinig din sila ng pagtawag mula sa Diyos, tumugon sa tawag na ito, at sila'y patuloy na tumatawag ng mga tao. Kaya yung salita ni Jesus na magiging mamamalakaya na ng mga tao ay patuloy niya nagaganap, sapagkat walang pari na dumating dito na hindi nagtawag ng mga tao upang sila'y maging tagasunod ni Jesucristo. Kaya hindi na natin maaaring ma-quantify yun. Pwede siguro ma-quantify yung mga nabinyagan, yung mga ikinasal dahil nasa ka-record yan. Pero yung hindi naka-record na mga ginawa ng mga paring dumaan dito sa pagtawag ng mga tao na nagiging tagasunod din ni Jesus, lalo na sa hanay ng mga laiko, ay mahirap nang bilangin. Yung iba nangamatay na, yung iba nandyan pa hanggang ngayon. Pero ng isang katotohanan, mga kapatid, at isang mabuting balita, na parang si Jesus ay merong magic. Kahit matagal na siyang namatay at muling nabuhay, hanggang sa panahon natin, tumatawag pa rin siya ng mga tao. Sa araw na ito, mga kapatid, ay anibersaryo ng ni Father Vic, ang ating kura paroko, 11 na taon na ng kanyang pagkapari. Kaya dalawa kami ngayon, magka-concelebrate. Pareho din naman kami tinawag. Nauna nga lang ako, pero ganun pa man, iisa lang yung pagtawag. At tulad ng mga nauna sa amin, tumatawag din kami, lalo na kapag nandito kami sa pulpitong ito, yun ang aming paraan at yun ang paraan ng Diyos upang tumawag ng mga tao. Na hindi mo na siguro mabibilang yung mga nakinig,
na mga humilya, boring man o hindi, pero yun ang katotohanan. May mga taong na-convert sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa panawagan ni Jesus. Yun ang magic ni Jesus. Karakaraka, kapag napakinggan at naengkwentro ang kanyang salita at sa kanilang personal na buhay, ang Panginoong Hesukristo, sila ay nagiging tagasunod rin. At maging kayo mga kapatid bilang mga laiko, ganun din naman, kung ano ang ating napakinggan, ipapasa lang natin ito upang may makinig ding iba, upang kapag napakinggan at tinanggap ito, sila'y magiging tagasunod din. Kaya meron din kayong unique na bukasyon upang tawagin ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, o kahit sinong tao na makakainkwentro natin, dahil si Hesukristo naman, hindi nakakonfine sa loob ng simbahang ito o sa tabernakulo. Si Hesukristo ay dapat daladala natin araw-araw, kaya kung sino mang ating makausap, makadaupalad, ay mga pagkakataon na maipapahayag natin si Kristo upang sila'y sumunod, makinig, at magkaroon din ng pagpapanibago ng buhay sa pamagitan ni Hesukristo. At yan ang saysay ng buhay ni San Andres, namatay din siyang isang martir. At yan yung buhay natin mga Kristiyano, mga kapatid. Tayo'y tagapagtawag, tagapaghatid ng mga tao patungo kay Jesus, laiko man o konsagradong tao tulad ng mga pari o mga madre o sino mang binyagan. Kung kaya ito'y isang totoong mabuting balita, hindi mamamatay ang apoy ng pag-ibig ni Jesus habang may taong tumutugon at habang may taong nakikinig sa mabuting balita. At ito'y dapat nating ipagdiwang dahil sa loob ng 19 na taon na pagkapare ni Father Vic, marami na siyang tinawag sa iba't ibang parokya, marami ng taong nakapaglingkod sa Diyos dahil sa panawagan ng kanyang pagkatao sa mga pinaglilingkuran niyang pamayanan. At tayo rin mga kapatid ay tinatawag ng Diyos upang gawin din ang ginagawa dapat ng isang binyagan tulad ko at tulad ninyo. Magpasalamat tayo mga kapatid sa araw na ito sa kapistahan ni San Andres, naway magpadala pa rin siya sa kanyang pamamagitan at ang Panginoon ng mga taong tagapaghatid ng mga taong mamamalakayahin patungo kay Jesus upang dumami tayo at maging ganap ang kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng mga taong tutugon sa Kanya.